years in a row na kayo nag-New Zealand, di ba? Parang na-in-love talaga kayo sa lugar. Sobrang ganda kasi talaga ng lugar. Parang, they are in the Southern Hemisphere. So, yung April na punta nyo, ano yung season na yun sa kanila? Parang spring. Spring it's, din? It's... Or fall? Hindi eh, spring eh. Saan ba kayo napupunta? In Rotorua. Kasi tayo nakapunta pa. Hindi pa ako nakakapunta ng Australia or New Zealand. So, saan yan? Di ba Auckland yung ano Auckland nila? Auckland yung parang pinaka-main ano nila. Parang how far away nila. Is this? It's 2 hours, 3 hours na, drive. Drive. So, kung ia-ano natin sa Philippines, kung Metro Manila, 3 hours away, Pangasinan? Mga ganyan. Pero ganon. Sobrang iba na yung itsura nung Rotorua sa news sa Auckland. Bakit doon? Kasi doon yung kasi triathlon? Doon yung triathlon ni Rai. Parang yun yung mecca ng mga mountain bikers. So, when he turned 35... Athletic colors. When he turned 35, I told him, let's go to New Zealand? Since you're 35 and you're into triathlon already, at yan ang, you're into mountain biking, let's go there. Kasi ako din, gusto ko rin makita yung New Zealand eh. Ano ba, land ba talaga siya ng milk and honey? Totoo talaga. Oo. Para siyang Batanes. Have you been to Batanes? Not yet. Ne, kasi doon yung mga cow. Parang sisilip ka, ay, they're walking. Mas maraming baka kaysa sa tao. Oo naman, I'm sure. Totoo talaga. Pero I'm sure super lulusog ng mga baka. Ay, oo. Parang yung baka sa pelikula. Yes. Ganon. Ay, wow. And at saka super ano sarap sabi mo yung food. Sa Lord of the Rings na view, ganun. And sinabi mo, di ba, na ang fresh ng produce, yes. Ang sarap ng karne, ang sarap magluto, kasi lahat masarap. Lahat masarap, lahat organic. Huh? Certified organic? Yes, oro. How many weeks kayo nandun this time? Ngayon, mga 1 month kami nandun. This year, oo. Huh? Isang buwan kami dun. Kaya yun? Oo. Paano? Ako talaga yung reaction ko. How did that happen? Who went? Ikaw? Me, the whole family, plus our friends. Mami mo? Si mami hindi. Pa nung time na yun, si mami was on a tour. Where? Nagko-cruise kasi si mami eh. Pagka hinahayaan ko siyang mag-tour ng mga kung saan niya gusto magpunta. Like Europe or ano. Ay, basta cute. May mga friends siyang kasama. Hindi, at yun ang maganda eh. Kasi habang kaya pa ng mom mo. Diba? Yung ano talaga, spoil at your moms. At yun naman yung pre-namis ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, come home to the Philippines and see the world. Kasi malalaki naman na kami and nagtrabaho ka na ng bonggam-bongga sa amin. It's time to see the world. So saan niya gusto magpunta? Kailan ka umalis for New Zealand? We left April 1. 3.5 weeks kayong nawala. 3.5. Wow. Pero yung leave namin, isang buwan. Pag-uwi namin dito, naka-leave pa kami. Nag-azure muna kami. Sa Batangas din yun. Oh, okay. So the baby was made where? In Batangas or in New Zealand? Feeling ko New Zealand talaga siya. Nakasingit naman kami ng mga ilang moments. Alam yung mga para-para, hashtag para-paraan. No, pero yun siguro kasi you're relaxed. Diba they're saying when you are trying to conceive, importante daw talaga yung kalma. Oo, yung wala kang ibang iniintindi, hindi ka stress, hindi ka tensionado. Tapos siguro that yung fresh air na yan, nakatulong talaga. At saka wala talaga kaming plano doon. Kung ano lang, sa tempo na bukas, pwede tayong, punta tayo ng zoo, punta kami ng zoo. Everyday ako nasa grocery. Maganda yung grocery. Oo, talaga. Tapos mayroon sa isang section doon, puro local cheeses na may mga gold medal, bronze medal. Tapos every Friday, Saturday, mayroon din sa weekend market. Ang milk ako. Oh, ang sarap-sarap talaga. Pati yung butter siguro. No? Ay, oo. Iba-iba yung butter nila, pero meron silang particular butter doon na alam mong yun lang yung pag... Siyempre, pag kinuha ng mga kiwis, yun na lang yung kukunin ko. Alam nila kinukuha nila Fruits, grabe. Ay, sobra. Meron ako naging favorite fruit doon yung feijoa. Ano yun? Para siyang crossbreed ng atis at guyabano. Ganyan lang siya kaliit na color green, pero ang sarap-sarap. Maliit? Maliit. Ganyan lang kasi siya. Kasi diba, favorite ko yung atis na malaking-malaki, na galing either Australia or galing sa Bangkok. Ito? Maliit lang. Pag nagpunta ako doon, papatikim ko siya. Sana maiuwi ko dito. Maliit lang siya, pero... May buto? Wala. Oh my gosh. Yun ang nakaka-happy eh. Para siyang crossbreed ng buto. Atis, guyabano, at guava. Alam mo, yung flesh dapat ang New Zealand, kunin ka ng tourism ambassador. Dahil sa pagde-describe mo yan, parang gusto next week. Oo. Maganda talaga siya. At saka grabe. Ang friendly ng mga tao. Tapos may isang section sila sa groceries nila na puro, every day they deliver fresh juices from different parts of the farm. Fresh talaga? Fresh talaga.